Sige, so regarding sa online na ba ako? Naka-online ba? Naka-online na yata. Okay, sige, so hindi ko alam kung okay, so regarding sa content and context sa Book of Epistle of Paul sa Galatians. Itong book of, or ito yung epistle na Ephesians na ito ay sinulat ito mismo ni Paul. Unlike sa ibang epistle, like yung epistle to the Corinthians, 2 Corinthians, gumagamit siya ng mga scribes. But dito, mismo, statement ni Paul is galing sa kanya mismo. And he wrote it with yung feelings niya kung paano ba yung, kung baka nilalabas na yung kanyang feelings sa pagsulat nito regarding sa saints dun sa Galatians. And yung content kasi nito or context regarding sa story sa Galatians, kasi yung may mga settings noon, mga nangyari bago niya ito sinulat. First is alam naman natin before the gospel was presented through Christ, no, meron muna silang laws na sinusunod noon, which is alam natin yung laws of the prophets, no, yung laws of Moses and yung mga pinalabas na mga dapat sundin ng mga Jews. And alam na mga Jews kung ano yung mga nararapat, especially yung mga laws of Moses, no. Isa dito is yung law of circumcision, yung laws nila na bawal na makihalo-halo sa mga kakaibang pananampalataya like non-Jewish, or siguro yung hindi kaanib nila, no. Kasi stricto sila doon, stricto sila sa mga, so hindi, bawal silang makisalo sa pagkain sa mga sinners or kahit sa outside sa kanilang faith. So yun ang nakasanayan ng mga tawag ito Jewish noon. Yun ang batas na pinatakbo nila noon pa. And until Christ presented yung gospel, no, it was changed ng pagdating ni Christ. So alam naman natin, no, yung story ni Christ, yung kung ano yung dapat susundin and how he fulfills the laws nung sa panahon ng mga prophets, no. Then during Paul's ministry, no, during sa kanyang pag-missionary journey, may mga ibang saints though they believe, like they believe na si Jesus Christ, they believe na sa teachings niya, sa turo ng mga apostles, no. Pero inaakay pa rin nila yung converts, like sa mga Romans, sa mga ibang bansa which is non-Jewish, no. Alam naman natin na hindi naman sila Jewish, hindi nila nakasanayan yung practices ng mga Jewish. So inaakay pa rin nila yung mga tao na yon na sundin yung batas na sinusunod nila noon sa panahon ni Moses. And gaya nga sa nangyari sa Galatians, itong story na ito, alam natin na, no, yung mga Jewish pumunta doon sa mga Galatian saints and pilit nilang ipasunod, no, yung batas ni Moses, and which nagkaroon tuloy ng confusion, and then nagkaroon ng siguro parang nagkakaroon sila ng misunderstanding sa mga saints, until such time na nalaman ito ni Paul. So he wrote the epistle immediately sa Galatian saints na para ma-correct yung mga mali na mga preachings foreign sa teachings ni Jesus Christ or yung sa gospel. So kaya nga tinatawag sila na teach a different gospel, no, yung pagkasabi ni Paul, let them be accursed, yun ang sabi niya. So i-kinokorek niya. Though
sa story dito, si Paul at si Peter, nagkaroon pa sila ng ano eh, parang pagkaka, hindi nagkapagka, siguro nagkakaunawaan at letter end, pero sinabihan pa niya si Peter eh, na mismo ikaw, isa kang Jewish, ikaw nakasunod sa mga ano, pero instead na ituro mo kung ano ang gospel ni Jesus Christ, yung lumang tradisyon, yun pa ang pinapangaral mo, parang ganun, no? So, yun nga, nalaman din niya yung mga ibang saints na kumakain sa mga outside sa Jewish traditions, parang umaalis sila. So, parang naano si Paul, na bakit ganun? Hindi naman na yata tama, no, na parang hindi ka makihalibwilo dahil hindi sila Jews or hindi sila wala silang laws like the laws of the prophets noon na sinusunod. So hindi niyo na sila hinahalubilo, kumbaga. So hindi dapat ganun ang gospel. So ito ini-explain ni Paul sa Galatians na it was corrected. Confrontation sa nangyari na para maayos yung ganun ito. So and the rest of the letters, siguro hindi ko i-ano lahat, and we will discuss that on the following week siguro or days, na pwede natin pag-usapan yung ano ba ang nilalaman sa the rest of the letters na yon. So may mga sinasabi siya doon na the laws na binigay ng mga prophets noon, they are just fulfilling the law of Christ. They are parang sa term na ginagamit niya, they are schoolmaster, no? So kumbaga ito yung nag-guide sa kanila that someday maintindihan nila kung ano ba ang na-fulfill ni Jesus Christ. And later on sa last part ng kanyang mga letters is sa kanyang letter sa Galatians is yung ano ba ang dapat nating taglayin, no, yung like what kind of fruit ba yung dapat natin na dapat na meron tayo that we can nakatanggap-tanggap tayo sa gospel ni Jesus Christ, no, yung mga fruit of the spirit, yun ang inano niya sa there are things na sinabi niya doon na what we sow is what we reap, no, ganun din tayo. So brethren and sisters, just it's a brief summary, siguro mapag-usapan natin yan sa sunod natin na class. Ang gusto ko lang i-share yan para at least meron kayong advanced study para maintindihan natin kung ano ba ang nilalaman nitong letter na to. Bakit ba nagkaroon ng letter sa Galatians? And ano ba ang nangyari before that letter? So, yan. Maraming nangyari. So, yun nga. Yung sabi ko kanina, yung law of circumcision, siguro pag-usapan natin yan. It was forced sa mga Galatian saints. But actually, hindi na dapat. Pero it will be open, no? Bakit ganun? Bakit hindi na dapat? Kasi tayo, as a Filipino or siguro mga ibang lahi, nagpa-practice pa rin tayo. So, ito bang parehong pinapractice natin? Is the same ba na yun ba ang pinapahiwatig ni Paul? So, let's try to understand those things para mas lalo nating ma-deepen yung ating study regarding sa epistle ni Paul sa Galatians. Maraming salamat po.